Okay, so dire naman kita sa ato nga plumbing system. So first, mayara kita sa ground floor plumbing layout. So as you can see, gintingob naton sa isa ka drawing ang water line system and ang aton nga plumbing system. So pwede man siya i-separate. Pwede man kamuka obra sa water line layout and then separate man ang inyong sanitary or ang mga linya sa inyong nga mga gray water and black water. So ang discharge from your water closet, so muna siyang ginatawag na itong black water. And then ang discharge naman, alin sa inyong floor drain, sa inyong shower drain, sa inyong lavatory, kitchen sink. So muna siyang ginatawag na itong gray water. So separate, kung kis, gina-separate na siya na itong. Pero the other designs, ginatingob na lang nila. Especially kung halin sa second floor. So ginatingob na lang ang gray water and black water. Pero in most cases, ina-separate na siya. Kaya tungod ang mayara mga areas diri sa Philippines nga gina-allow nga ang gray water i-discharge sa canals. Pero may araman area or mga subdivisions nga wala nila gina-allow. So, kung if wala nila gina-allow na, in most cases, gina-tingob nila na siya sa aton nga black water pipes diretso sa aton nga cistern tank. Diretso sa aton nga septic tank. So, gina-tingob nila na ang gray water and black water. Okay, so dire, gin-lecture naman na siya guro sa inyong plumbing. So, ang line, halin sa aton nga water closet, so may ara kita isa ka main line dire, pakadto sa pagid ka line, direct sa aton nga septic tank. So, nga ara ang septic tank ta sa tubang. So para ni siya hapos nga isipon siya in case nga mabuta siya. So muna siya nga ara siya sa front. So from water closet, diretso siya. Pagkanto dire. And then why kita din nag 90 degrees. So gin 45 degrees ta dire para smooth ang flow sa aton nga gray water or and black water, and then pagkanto sa aton nga digestive chamber sa aton nga septic tank. Okay, so ginalikawan ta gid pirmi nga mag 90 degrees kita basta halin siya sa water closet, so dapat smooth ang iyang flow. Amo na nga sa kada liko ya, so naka 45 degrees siya. So kung din pakadto din ng pakadto ang flow sa ang direction sa inyo nga linya, so dapat mayaragi kita sa 45 degrees. And then sa kada liko dapat mayaragi kita sa clean out in case nga mag-clog siya. So pwede ta siya buksan and i-push ang mga nag-clog dira para mag-flow siya liwat. Okay, so important naman nga may ara kita sang vents para smooth ang pag-flow sang higko. And then para nga makaginhawa. So if wala siya sang vent, so nagapugok na siya. Kasi syempre wala sang air circulation nga matabo. So do pareho man na siya sang if bukas ka sang latas sang gatas. So nakagina ka muna. Nga if isa lang ka side ang ginbuksan ninyo, di ba wala nagagwa ang
ibap milk. So example is ang latas ang ibap. So if isa lang ka side ang ginbuksan ninyo and iula nyo siya, so wala siya nag- pero if ubrahan nyo siya sa hole sa babaw sa piyak na side, so syempre mas nami ang flow sa inyong liquid. So umuman na siya ang churi sa aton nga plumbing system. So dapat may air nga nagasulod, may air intake samtang nagagawa ang liquid. So umuna siya. Umuna siya nga importante ang vents. So umuna siya ang purpose ng aton nga mga VSTR or vent stuck through roof. So, pwede man siya nga VTR or vent through roof lang. So sa kada linya sa water closet, nagbutang kita sa VSTR. So muna siya ang purpose sa ato nga isometric para nga makita nato ng sa elevation niya, ang mga linya sa elevation. So ang plumbing isometric nato, though ano malang siya, ginsampaw-sampaw malang siya nga plans. Ito nga ground floor, second floor, then the roof deck, tapos gin-connect ang lines. For example, lari ang DN nga ni is down, so meaning padalom ni siya, may padalom na siya nga linya, and then diri naman siya ma-up, so may up na dito DN, so diri nga diri, kunin siya. Muna siyang up. So meaning ka-connect na siya pa kato sa babaw. So same man diri. So diri ang down niya. Ang line niya pa kato sa dalong. So, dili ang up niya. Dili niya connect siya dili. So, muna siyang yung layout. So, dili siya kapanaog ang from water closet. Panaog siya dili. Then, balik naman siya pakadidiri. Papanaog. So, dili ang atong nga septic sa piyak. So, muna siya ka-importante ang atong nga plumbing isometric. And then, may aramang kita sa plumbing analysis. So makita nyo ni ang corresponding fixture unit sa itong National Plumbing Code. So for example, water closet is 7 units. Pito kabilog water closet. Umuna siyang unit. And then fixture unit. Every water closet is 4 fixture unit. So yung sa kitchen sink is 2. Floor drain is 2, lavatory is 1. So, i times na siya, 7 times 4 equals 28. And then, ang total sa tanan nga fixture, umuna siya nga itong drainage fixture unit. So, same man, na-calculate man nato na or ginala-analysis nato ng capacity sa nga itong septic tank. So, ari, may ara ito din sa dimension sa ating septic tank. Then, gina-check natin if okay ang volume niya. So, gina-require sa ating sanitary code. Then, ang sizing sa sewer line. So, makita nyo naman na siya sa plumbing code. National Plumbing Code of the Philippines. So, may mga table na ginabasihan natin. So, ina-calculate man lang natin kung pila ka fixture unit ang ginagamit sa aton nga system. So, ina-calculate na if pila ka water closet. So, may corresponding na siya nga fixture unit. And then, gina-total siya. And then, ginalantaw sa table sa aton nga National Plumbing Code. So, available man lang aton na National Plumbing Code sa internet. Download nyo lang siya.
And then, amo man sa water line, so every fixture, every faucet dira, ah, every fixture may corresponding na siyang water fixture unit or WSFU. So, gina-total mo na siya. And then, ang total ya, ginalantaw naman sa table if pila ang total demand. And then, gina-check if okay siya. Or pila ka gallons ang gina-require per day. And then, ginabutang mo natin ang pipings nga gamiton sa water lines. So muna siya, table na ito. Then the water requirements. So gina-check mo na if pinaka-persons ang typical nga magamit adlaw sa atong nga building. And then gina-check if makasustain ang atong nga volume sa atong nga water tank. So if nawasa siya or local, may ara ka mo local source, so why naman na siya gina require nga i-ano pa, calculate. So gina-tap naman lang na. Then the sizing of downspout and roof drain. So gina-assume lang na ang roof area. I mean gina-total ang roof area. Then gina-assume ang rainfall intensity kung pila ka inches per hour. And then, gina-check mo na gyapon sa aton nga National Plumbing Code. So, may ara na da. Kung pila ang intensity sang or pila kagalos ng tubig ang ang gina-accumulate sa aton nga roof area given the assumed rainfall intensity sa din siyang area. For example, dito sa Iloilo. And then, may corresponding na sa table if pila ka mm sang downspout ang gamiton. So muna siyang gina-code in dire. So muna siyang aton nga plumbing analysis. O gin-lecture naman na sa inyong utilities. So gin-explain na sa inyo kung paano mag-obras ang plumbing analysis. Then the rest, mga catch basin detail. So depende if catch basin ang gamit niyo sa balay nga ina. So may ara kita mga detail sa internet nga pwede naton gamiton nga. So ang pag-ubras ang pag-drop sang plan is not specifically nga dapat tanan ara dira, dapat tanan nga detail ara dira. So may ara kita sa National Building Code nga ginabutang dito nga if kinalan sang owner sang more specification or more detailed drawing, so pwede siya ka-ask sa architect. So may ara lang kita sang gina-require lang sang aton nga Office of the Building Official nga list sang mga drawings nga needed sa set of plan. So amo to siya ang gin-require ko man sa inyo. So amo to siya ang default nga gina-require sa aton nga Office of the Building Official. So beyond that, ang detail nga ginapangayo or gina-request sang owner or the contractor, so maasa siya dayon sa architect. And then hindi man yung specifically nga tanan nga drawing or tanan nga specification, tanan nga detail nagasuot sa project nga ginahimo ninyo. So nakadepende na if sa inyong nga pag-analysis or pag-analyze ninyo if effective siya sa inyong project. So karon mabutang lang sa mga kung ano-ano da ang mga details, so wala man siya maibulig sa construction. So useless lang siya. So ang mga detail nga na yun, pwede pa na siya magbago. Depende sa needed sang inyong project. So for example, nagbutang kita din sang grease trap detail. So if hindi needed sang owner magbutang sang grease trap, so why ibutang niyo pa diri? So
for this project, nag-require siya sa grease strap. So, ginapunta na sa grease strap detail. Then, the specification. So, default naman siya. Then, the undertakings. Ginapirmahan siya sa owner. Then, the legend. Then, muna siya ang ating septic tank detail. Muna siya ang iyong plan view. So, mayroon kita tatlo ka chamber. Muna siya ang digestive chamber and the two leaching chamber. So, ang ina-require sa atin sa National Plumbing Code is only two chambers. Saka a digestive and isa ka leaching. Pero, kita, ginahimota na lang siya duwa ka leaching chamber. Para sigurado, good. So, tanan nga solids rin na din nag-accumulate sa digestive. So, ang gasulod na natin sa leaching is liquid. So, may siyang detail niya sa elevation or ang section niya. So, dili siya gasulod sa inlet. And then, magkabuta dire. Masulod naman siya dire sa leaching chamber. And then, kung mabuta naman ang leaching chamber, masulod naman siya sa kalitching. And then, if mabuta naman eh, so, magawa na siya sa outlet. So, required na may manhole in case nga mabuta siya. So, pwede siya i-siphon. So, required man nga dapat may airspace ka mo. Dapat nakagawa siya sa natural ground line 0.30 meters. Para may air space siya. And may flow man gyapon sa sulod sa inyong septic tank. Okay, so amula na sa aton nga plumbing. So if may mga question, pagit ka mo or additional yung gusto nga balaan, so comment nyo lang. Or i-message ako sa aton nga GC. So that's all for plumbing. I hope may naiintindihan ka mo. And if may nalipatan ako, so hambalan nyo lang ako.